Hello, ate. Nandito rin naman ako. Hello, ate. Nandito rin naman ako. Nagsasawa ka na ba sa akin, ate? Hindi. Oo, oh, alam ko, hindi ka nagsasawa. Dinig kita. Sabi mo, hindi, hindi. Oo, oh, alam ko. Ayos na ako, ate. Ate sa Mindanao. Thank you, lagi ka nakikinig. Nakikinig ka na ito, radyo. Thank you, lagi ka nanonood. Sana makita mo ako, tinamayin ko kulay ko yung buhok ko, yung background, yung lumang pintura sa likod, ng cabinet. Pati yung damit ko, kakulay naman ng ano ko, bedsheet ko, tsaka ng mga unan ko. Kaya pwede ako magtago, di ba? Ayun, ate, ano eh. Ang totoo niyan, tayong dalawa lang nagkukwentuhan dito. Walang nakakaalam, ha? Walang nanonood dito. Di ba sabi mo, nadagdagan ng ilan, dalawang subscriber. Ako yun. Gagawa ako account para dumami yung subscriber ko. Hindi ko kailan. Sino ba yun? Ako. Hindi na lang meron. At ay magpakilala. Ay, hindi ba gusto mo makilala? Ay, pero meron subscriber tayo na ano na tatlong Caucasians. Kaso naiintindihan ba nila yung sinasabi ko? Sana merong translation dito. Translation. No? Dito sa baba. Paano ko kaya? Ipa-translate ko kaya to? Kasi isa-isa ko yung ta-translate to eh. Paano yun? Isa-isa. So one by one. Isa-isa. Ngayon magta-translate nito. Kasi pag sinabi ko na parang ayoko nang balikan, ayoko nang panoorin. Pero yung mga kalokohan ko rito, alam mo, di ba daming view? Ako rin yun, pinapanood ko yun. Tuwan-tawa kaya ako sa sarili ko. Kala nyo, kayo lang ang tawan-tawa sa akin. Ako rin tawan-tawa rin ako sa sarili ko. Inuulit-ulit ko siya. Sabi ko, ay, para akong tanga, nakakatawa ako. Para akong tanga, mukha akong tanga dito. Di ba? Ay, sintonado ako. Ang galing, oh. Ang galing sintonado ko dito. Yung pangit ko rito, ah. Kakatawa, ah. Ganun. Kala nyo kayo lang, ano, namiminta sa akin. Ako rin binimintas ang kwento rin. Patawan-tawa kaya ako. Ano yung kwento ko ngayon, ate? Ate sa Mindanao. Ay, ate, malalaman na naman ni Kuya na ako na naman pinapanood mo kasi sasalita ka na naman mag-isa dyan. Magtataka na naman, ano yung sinasabi sa mga mukha ko? O, sasabi mo naman kung ano na nilalagay ko sa mukha ko. Ate, bilib na bilib ko sa akin. Kung naman eh. Sabi mo pa, ate, ba't ngayon ka lang nagsasalita? Dapat no, kapag nagsasalita. Okay lang yan. Ito naman. Totoo niyan sa personal, hindi talaga ako nagsasalita. Konti lang salita ako. Dito lang ako sa YouTube, madami salita. Kasi, ano, 30 minutes, pagod na ako ito. Or 1 hour na ako sasalita sa YouTube, ha. Ano naman ako. Punta na naman ako sa lungga ako. Tahimik na naman ako. Manonood na lang ako ng movie ng Netflix. Ang ikukwento ko, yung ano, yung panic, anxiety, depression ko. Ha? Kung kailan ako nang inatake ng panic, anxiety, depression, kung paano ko nakuha yun, kung sino ang tumulong sa akin, kung sino ang, kung paano ko minamanage yun. Dapat pala gumawa ko ng script. Ang hirap kasi, tamad ako. Baka kaya ako na-script. Ayan, saka na nga lang. Basta ang goal na itong, ano na to, yung YouTube na to, is matulungan yung mga nagkakaroon ng panic, anxiety, depression, yung nagkakaroon ng panic attack. Maliwanagan kayo kung ano yon, kung anong naramdaman ninyo, at kung paano nyo mamamanage. Una akong nagkaroon ng... Hindi, nagulo ng buko ah. Una akong nagkaroon ng panic, anxiety attack. I was 23 years old. Nagkaroon ako ng anxiety, depression. Kasi, pag may problema ako, wala akong malapitan.
Laging pag may sinasabihan ako ng problema ko, parang wala akong feeling na, wala akong kakampi. Okay? I felt na wala akong kakampi. Saan ba yung ako? Wala akong kakampi. Tapos pag magsasalita ako sa ibang tao na ganitong nangyayari sa akin, na-invalidate yung sinasabi ko na parang, ay, walang kwenta yung, wala kang kwenta, ikaw ang mali. Pero alam ko sa sarili ko eh, kilala ko ang sarili ko, kilala ko rin ang ibang tao. Dahil bata pa lang, alam ko na ang tao, alam ko na kung ang, alam ko na bawat kilos ng tao, alam ko na bawat tingin pa lang ng tao, alam ko na bawat isang salita pa lang ng tao, alam ko na tingin pa lang, alam ko na. So, ano, confident ako dun sa feeling ko na yon na gano'n ang nangyayari sa akin. Pero pag nagsasalita ako sa mga taong feeling ko na dapat kong lapitan at mapagkakatiwalaan ko, walang gustong mag-acknowledge. Walang gustong mag-acknowledge ng problema ko, ng nararamdaman ko. Laging binabrush off na, hindi, ano yan? Ikaw lang ang may problem. Laging feeling, laging ang sisi ako, ikaw lang feeling, gato ang gawin mo, gato ang gawin mo, gato ang gawin mo, gato ang gawin mo. Parang na ano ako, na parang nasakal ako. So yung, I bottled it up inside of me and then I threw it out. I mean, not out, but at the back of my head. Yung mga stress ko na yon, yung mga trato sa akin ng ganun, yung mga feelings ko, hindi ko mailabas. Dahil pag inilabas mo, sasabihin, salbahe ka. Sasabihin, masama ugali mo. Dagdag pa ron, yung sasabihan ka, halos araw-araw na pangit ka. Sasabihan ka araw-araw na mataba ka, na wala kang kwenta, na ano ka, na ganyan ka, na ganyan ka. Imagine, pangit ako. Pangit ko. Yung ganon, sasabihan ka noon araw-araw. Tapos, wala kang feeling nakakampi. Na masyado kong itinago yon. Itinago yon kasi hindi, wala akong, walang gustong makinig sa akin eh. Walang gustong makinig sa akin. Kahit sino, kahit isa, wala. Walang gustong makinig sa akin. Tapos yung, nung nagkaroon ako ng miscarriage, ano nung time, nung yung a year prior to having panic attack, nagkaroon ako ng miscarriage. Ako pa ang sinisi kung ba't ako nagkaroon ng miscarriage. Miscarriage, sinadya ako raw na magkaroon daw ng miscarriage. Sinadya ako daw yun. Paano ko sasadyain yun? Gusto ko nga na marami, magkaroon na madaming anak. Tapos yung sasabihan ka na hindi ka marunong tamad ka, hindi ka marunong maglaba. Hindi ka lang marunong maglaba, tamad ka na. Nawala kang kwenta. Hindi mo pwedeng ibang expertise ko. Hindi sa bahay ang expertise ko. Dahil hindi natin pwede ikumpara yung sarili natin sa ibang tao. Hindi ko masabi yan eh. Yung time na yun kasi bata pa ako, hindi pa ako confident, walang nag-involve. Tapos wala pang gustong mag-acknowledge ng feelings ko. Kaya yung mga yon, yung naramdaman ko na yon, na punta lahat dito, walang gustong kumampi sa akin. Tapos mali pa yung anak ko noon. So parang naguguluhan ako sa buhay ko. Tapos nadagdag pa yung physical stress dahil nung time na yun, itong bahay na to, ano to eh, i-dedicate.
ini-dedicate itong bahay na to. May darating na pastor. Kahit pastor, hindi ako tinulungan. Dahil ang sasabihin lang sa akin ng pastor, kasalanan mo, dapat ganito ka, magdasal ka ng ganyan, ganon, ganon ka, magdasal ka ng ganyan. So feeling mo ngayon, sobrang makasalanan mo. Kaya nasisi ko yung sarili ko, nagkaroon ako ng insecurities, nagkaroon ako ng babantayin ko sa sarili ko, na ano ko, sobra akong ganito, kasi yun ang pinaparamdam ng ibang tao sa akin. Kaya nagkaroon ako ng anxiety attack. Wala akong malapitan eh. Wala akong makausap. Natandaan ko pa nga, nagkaroon ako ng anxiety. Kasi pag nagkaka-anxiety attack ako, nung time na yon, nasa MCU kami, from Shangri-La, namili kami ng gamit. Tapos bumili kami, kasi nga itong bahay na ito, i-dedicate to God. Itong bahay na to, bago pa lang itong bahay na to. So, bumili kami ng gamit sa Shangri-La. And then, nasa sasakyan ako, biglang naramdaman ko, nag-build up yung numbness from my tummy, spreading to my body, like upper and lower body. Yung numbness here, sa sikmura, yung numbness. Nagkakaroon ako ng numbness dito. Tapos, naramdaman ko, umaakyat yung numbness dito. Bumababa, kumakalat dito sa mga katawan ko. Tapos hanggang dito, feeling ko masasakal na ako. Nasa tapat kami ng MCU, sabi ko, punta tayo ng doktor, mamamatay na ako. Parang feeling ko, inaatake ako sa puso, tumataas ang blood pressure ko. Ganun ang feeling ko, ng panic anxiety attack. Nervous na nervous ka na, parang gusto mong tumakbo, hindi mo alam kung saan ka tatakbo, kahit gusto mong tumakbo, gusto mong magwala, hindi mo alam kung saan. Kasi, ang utak at yung katawan, magkakonekta yan, nagmanifest na sa katawan ko, yung stress na itinago ko sa back of the mind ko, nagmanifest na sa katawan ko, kung ano na siya, naramdaman ko na sa katawan ko kung ano man yung mga naiisip ko na mga stress nag-ano na sa katawan ko, naramdaman ko na sa katawan ko, kaya akala ko mamamatay na ako. Nagpunta kami sa doktor, hindi kami sa MCU nagpunta kasi lagpas na kami. So sabi ko sa tatay ko doon, kasi puno yung sasakyan namin, andun yung tita ko, buong family namin, tapos puno yung sasakyan ng gamit. Sabi ko sa papa ko, gusto ko sa doktor, dali niyo ako sa doktor. Gusto kong uminom ng juice, bili ng sago para makainom ako, para nga lumuwang yung pakiramdam ko, inom ako ng juice. Eh parang hindi pa rin. Hindi, mamamatay na ako. So kabado na rin ang mama ko. Nagpunta kami sa Valenzuela, mayroong nandun eh, clinic dun eh. Pero parang polyclinic siya sa Valenzuela. Hindi ko lang pangalan, nakalimutan ko na. Hindi ko na rin matandaan kung saan banda yung polyclinic na yon. Chinek yung BP, bumaba kami ron, chinek yung BP ko. Sabi ng nurse, nagkataka, ano bang nararamdaman niyo? Sabi sa akin. Sabi ko, ganito ang nararamdaman ko eh. Mamamatay na ba ako? Mataas ang BP ko. Check niyo yung BP ko. Hindi ako makahinga. Ano bang gagawin ko? Ang ginawa ng nurse, di-check yung BP niya. Tapos, di-check yung BP ko. Tapos, tumawag siya sa doctor. Sabi ng doctor, anong BP niya? Ganyan. Ang sabi ng nurse, normal po. See? Normal. Wala akong sakit. Normal yung BP ko. Pero, bakit ang feeling ko, masikip ang dibdib ko, numb yung katawan ko? Yung pala, anxiety attack na pala yun. Hindi psychiatrist yun eh, pero binigyan ako ng, I think that was volume ba yun?
volume yata yun para magkalma ako, para makauwi ng bahay. Akala ko yun lang gagaling na ako. Pagka-uwi ko ng bahay, pag kinabukasan, ano, pagkagising. Pag nagigising nga pala ako sa sasakyan, kasi uminom ako ng volume, nakainom ng volume. Pag nagigising ako na alimpungatan ako, nagwawala akong ganun. Nag-ano ako, parang nag-incredible Hulk ako, na parang ganun. Tapos, nung umakyat na ako sa kwarto ko, sa kabila yung kwarto ko dati, nakatulog na ako, nandalamig yung kamay ko, malamig yung paa ko. Binabantayan ako ng mama ko noon. Tapos, pagkagising ko, inatake ulit ako. Sabi ko, ano ba nangyayari sa akin? Mamamatay na ulit ako, ba't ganito? Talagang bigla na lang eh, hanggang dito, hanggang sa neck, tumataas. So, akala ko, so ang ginawa ko ngayon, nagpa-check up ako sa doktor, wala rin naman. Tuwing at ilang beses akong dinala sa doktor. Ilang beses yon na tuwing magsisimba kami, dinadala ako sa doktor kasi nag-anxiety attack ako. Nandun kami sa loob mismo ng Bread of Life, church. Crowded yung place. Inatake na naman ako kasi crowded yung place. Pag ganun na ano ko, now overwhelmed ako sa mga tao, ganun. Tapos, may isang babae ro na hinawakan ko, tulungan mo ko, gumanon ako sa kanya. Kahit hindi ko siya kaano-ano, tulungan mo ko. Tapos, nagsasalita na ako ng kung ano-ano sa kanya, na mahal mo ba ako, kasi feeling ko, nung time na yun, wala akong malapit ng iba. Kahit kamag-anak ko, kahit family ko, wala akong malapitan eh. So, may nakita akong stranger na babae. Lagi akong tanong sa kanya, mahal mo ba ako? Tapos, ayoko siya kanyang kumawala. Kahit nandun yung mga magulang ko, dun ako sa babaeng yung nakahawak. Buting bait ng babae na yun sa Bread of Life. Hindi ko na kung naalala pa niya ako. Maalala pa kaya niya ako. Na may isang babae na kung humawak sa kanya, na nagtatanong kung mahal niya ba ako, ganun. Naalala kaya niya yun. Tapos, kaya ako nalaman na panic attack to, kasi meron akong kilala na nagpapagamot siya. So, sinabi ko sa kanya yung issue ko. May ginagamot siya na kilala ko. Yeah, since lagi naman ako nagpupunta rin doon, so ako na rin nagsabi na rin ako sa kanya doon sa psychiatrist, ano ho ba to, ganon. Ano, may sakit ho ba ako? Ba't sabi ho lagi ng mga sa hospital, wala akong sakit? Gata ba naramdaman mo? Tapos kumuha siya ng ano, ng libro. Kilala niya yung doktor na yun, yung psychiatrist na yun, sikat siya. Gano'n ba sikat siya? Pero sikat siya eh. Nakikita ko siya sa TV eh. Nung time na yon, nung nagkaroon ko ng anxiety attack, hindi pa siya sikat noon. Bago pa lang siyang nag-establish ng career niya. So, hindi pa niya kabisado. Kaya medyo siguro nung time na yun, hindi ako confident na doktor siya. Pero, thankful ako din sa kanya kasi siya yung nagsabi sa akin kung ano yung naramdaman ko. Nag-explain sa akin. Pero, hindi ko nakuha yung ano sa kanya, yung hindi ko sa kanya nakuha yung hinahanap ko. Hindi ko sa kanya nakita yung concern as a doctor, as a psychiatrist nung time na yon. Kaya hindi ako confident sa kanya, hindi ko siya trusted kasi hindi ko sa kanya nakuha yung concern. Wala akong nakita sa kanya na concern siya sa akin. Although inisabi niya sa akin yung sakit ko, kung ano 'yon. Tapos may nakita naman, tapos after 2 years, so noon humingi pa rin, nagpapareseta ako sa kanya ng pampakalma, ganun, doon sa doktor na 'yon.
Pero feeling ko hindi ako gumagaling. Tapos, after 2 years, may nakilala naman ako ng doktor. May ginagamot na naman siya. Yung doktor na yon nakilala ko. Okay, doon naman ako lumapit sa doktor na yun, sa psychiatrist na yon. Sabi ko, Dok, since nagpupunta na ako lagi dito, baka pwedeng, ano, kasi sabi ni doktor ganyan, meron daw akong ganyan. Totoo ba yon? So, gusto kong pangalanan, yung mabait siya sa akin, yung psychiatrist ko na yon. Wala na siya ngayon eh. Sayang, kasi sana marami pa siyang matutulungan na ibang tao. Pero gusto kong sabihin sa mga kamag-anak niya, sa anak niya, kung may asawa man siya na, maraming matulungan. Isa ako sa mga matulungan. Ito, buhay ba ako? Isa ako sa mga natulungan ni Dr. Theodore Basil Delos Reyes Abbas. Nakita ko kay Dr. Ted, kay Dr. Abbas, yung concern as a psychiatrist na hindi ko nakita sa previous doctor ko. Hindi ko naman masisisi yung previous doctor ko na psychiatrist kasi baka kasi bago pa lang siya noon. Kasi itong si Dr. Ted, pinakita niya sa akin na yung he treated me like his own daughter. Parang sobrang bait niya sa akin. Hindi niya ako trinato na pasyente. Ang unang sabi niya sa akin, kung ano man ang mga problema mo, sabihin mo sa akin, okay? Sabi niya sa akin, lahat ng problema mo, sabihin mo sa akin. Parang ano lang, alam mo ba yung mga pare? Ganun, parang gano'n, kunyari pare ako, gano'n sabi niya sa akin. Huwag kang mag-alala, okay? Walang makakalabas lahat ng mga ito. Tapos, tinanong niya ako. Ang madaming session yun eh. Siguro, ano yun eh. Every week nagpupunta ako sa kanya tuwing every week, excited ako, pupunta ako sa kanya kasi, ano eh, pag nagpupunta ako sa kanya, I felt good. Na pagtapos, parang masaya ako, parang na-inspire ako sa kanya, na ang bait naman ito, tutulungan niya ako. Minsan hindi niya ako pinapabayad. Sabi niya sa sekretaryo niya, hindi na. So, pero magbabayad pa rin ako kasi nahihiya ako. Pero huwag na, hindi na gumagano na siya. Kasi nga, parang anak ang trato niya sa akin. Ang ginawa niya sa akin, tatlong klase yon. Isa yung gamot to regulate yung serotonin ng brain ko. Kasi nga, yung brain ko, sobra na sa stress, nawala yung serotonin, hindi na nagpo-function na buti. Na parang, kumbaga parang bumbilya na nag-flicker-flicker na lang, parang gano'n. So, may gamot for that, for long term. And then, yung pampakalma. Kasi yung pampakalma, for immediate, ano naman yun, relief naman yun. Dahil baka mag, ano, anxiety attack ako. So, meron akong pampakalma rin. Tapos, yung pangatlo na ginawa niya is psychotherapy. So, yung psychotherapy na yun, tuwing pupunta ako sa kanya weekly, tatanong niya ako anong ginawa mo this week, anong mga dreams mo, anong aspirations mo, anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Kinikilala niya ako, kinikilala niya yung pagkatao ko. Yung simula ng pagkabata, itinanong niya ako nung pagkabata. Parang hinuhukay niya yung pagkatao ko, inilalabas niya yung nasa innermost being ko, innermost personality ko, kung pinag-aaralan niya kung bakit ako naging ganito, bakit. Tapos nung nailabas na niya yon, yung personality ko na yon, inexplain niya sa akin yon. Tapos nung nakikita niya na nagpo-progress na yung ano ko, yung na nagiging ano na ako, nagiging, what do you call this, yung gumagaling na ako na pwede na akong lumangoy, parang ganun. Ginawa na niya ang ano, fortnight yung punta ko doon. Nainis ako, gusto ko weekly. Say ko, Dok, bakit
bakit every 2 weeks? Gusto ko, hindi pa pwedeng every week na lang. Hindi pwedeng ganun. Dapat ano na, every 2 weeks na lang. So, nabawasan. So, nalulungkot ako. Pero, ibig sabihin, meron ng ano, maano na ako, gumagaling na ako or nakaka-adjust na ako. Tapos siya pa nagsabi sa akin na ano na, kung ano ang bagay, hindi, kaya ka nagpa-panic attack, sabi niya sa akin, kasi may kinatatakutan ka. Bakit ka natatakot? Natatakot kang lumabas. Bakit ka agoraphobic? You know? Agoraphobic ako. Hindi mo, layas ako ngayon, pero agoraphobic ako. Agoraphobic ka, alam. Pero, alam mo ba, kung bakit ka agoraphobic, kung bakit ka nagka-phobia, ano ang pinaka-underlying issue nun? Kaya ka may phobia, kaya nagkaka-phobia ang tao, dahil takot. Pag-takot, syempre phobia, takot. Ano ang kinakatakot mo? Yung pinaka-ano, mamatay. Takot ka mamatay. Sabi niya sa akin, syempre kinabahan ako dahil syempre nga may phobia ako. Yun na nga yun. Yun na nga, totoo naman. Ang sabi niya sa akin, lahat ng tao mamamatay. Pero hindi ka pa mamamatay ngayon, okay? Dahil pag inisip mo ng inisip yan, mahirap yun. Huwag mong isipin niya na, ano, live your life to the fullest. Ha? Relax ka lang. Ang kakampi mo, hindi ibang tao eh. Hindi ibang tao magiging kakampi mo dahil yung mga ibang tao na yan, hindi mo kadugo yan. Kahit sabihin mo na malapit sila sa'yo, hindi mo sila kadugo. Okay? Ang tutulong at tutulong pa rin sa'yo, kasi no, sino pa rin ang tutulong sa'yo, yung tulay yung may malasakit sa'yo? Kasi minsan nga, yung kadugo mo, wala pa rin malasakit sa'yo, di ba? Sino? Sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo. Para matulungan, para gumaling ka, tulungan mo rin yung sarili mo. Sabi niya sa akin. Dalawa lang ang ginagawa mo eh. It's either fight, lalabanan mo, or flight. Anong pipiliin mo? Eh, nung time na yun, flight na lang po. Para mabilis. Flight na lang po, ayoko na, flight na lang ako. Pero ang gusto niya, or dapat ang gustuhin natin is fight. Okay, fight. Kasi yun, ganun ang buhay eh, lalabanan mo eh, laban talaga eh, laban lang. Tapos, yung kung ano ang kinatatakutan mo, yun ang gawin mo. Okay? Yun ang sabi niya sa akin. Eh, agoraphobic ako. Oh, hirap-hirap na ba? Lalabas lang ako sa kalye, maglalakad lang ako ng kalye. Ano na ako, nervous na ako. Kanto lang ah, nervous na ako, gusto ko nang umuwi agad ng bahay. Kasi ano nga, agoraphobic ako. Kung anong kinatatakutan mo, yun ang gawin mo. Tapos ang sabi sa akin, mag-drive ka, mag-drive ka na, di ba? Oo. Yun, gawin mo, mag-drive ka na, mag-drive. Ayan, ngayon. Drive ako ng drive. Kaya alam nyo na kung bakit ako nagmamaneho. Kaya ngayon, alam nyo na kung bakit kahit brown out, bumabagyo, 12 midnight, walang tao sa kalye, ako lang mag-isa na sa takalye, bumabagyo brown out, 12 midnight, ako lang ang sasakyan na sa kalye, ginawa ko, bumabagyo, kahit yung sasakyan ko medyo gumaganyan dahil sa sobrang lakas ng hangin. Kasi yung hinaharap ko, harapin mo yung takot mo. Kasi yung takot na yan, ang pinaka-punot dulo niyan, yung pinaka-dulo niyan is takot kang mamatay eh. Lahat ng tao doon ang papunta. Hindi pa lang ngayon. Hindi pa lang ngayon. Hindi pa kayo matakot. Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Ano ba yan? Hindi pa.
Hindi pa ngayon, matagal pa yan. Pero, huwag mong katakutan. Dahil yung takot mismo ang papatay sa'yo eh. Kaya ngayon, di ba nasobrahan yata naman ako ng ano? Yung pasabi niya sa akin, OC ako. Nalaman ko OC pala ako. Obsessive-compulsive. May obsessive-compulsive disorder ako. Nasosobra na. Yun, 30 minutes din tayo. So yun, kaya ako nagkaroon ng panic anxiety. At kung paano ko napaglabanan yon, harapin mo. Okay? Si Dr. Theodore Basil Delos Reyes Abbas. Gusto kong kamustahin yung family niya na naiwan. Ang daming natulungan ni Dr. Abbas. Gusto ko lang malaman ninyo, ang daming natulungan ni Dr. Abbas. Isa na ako doon. Hindi siya naniningil ng malaki. Hindi. Napamayaman sila na ang taas ng status niya sa buhay. Tapos, doktor siya. Tapos, matanda na siya. Pero, tinulungan niya ako noong time na yon. And, very grateful ako sa ginawa niya sa akin. Ginamit siya ni God. Ginamit siya ni Jesus. Para mapaglabanan ko. Up to now, pinaglalabanan ko pa rin yung anxiety attack. Dahil, sabi niya, once na nagkaroon ka na ng panic attack or anxiety, depression, all your life meron ka na nun. Ang magagawa mo lang is learn how to manage it. So, hanggang ngayon, minamanage ko pa siya. Like, paglalabas ako ng bahay, I make sure na parang meron akong comfort zone. Para akong may comfort zone. Okay? And comfort things na hinahawakan ako. Like, kailangan may water ako and yung medicine ko na pampakalma. Yun lang. Pag kahit hindi ko inumin yung water, kahit hindi ko inumin yung gamot, basta alam ko lang na may ganun ako, okay na ako. Yan din yung tinuturo ko sa mother nung nagkaroon ng anxiety attack. May mother kasi siya na nagkakaroon ng attack, panic attack. Yun ang tinuro ko sa kanya. Huwag ka matakot na maghawak lang ng gamot. Hindi mo naman iinumin yun eh. At kung feeling mo na magkakaroon ka ng anxiety attack, inumin mo na para hindi na umano, hindi ka na magulat, ganun. Learn how to manage it on your own. And at the same time, psychotherapy helps. Huwag tayong matakot pumunta sa psychiatrist. Kasi sa ibang country, hindi nakakahiya magpunta ng psychiatrist, no? Dito lang sa Philippines, parang pag nagpunta ka ng psychiatrist, meron kang stigma na baliw ka, toyo ka, gano'n. Sa ibang country, hindi. So, nakakatulong sila kasi kung wala ka mapagsabihan sa mga kamag-anak mo, wala ka mapagkatiwalaan, sa family mo, wala kang pagkatiwalaan, pwede ka naman magkipag-usap sa psychiatrist dahil nandun naman sila natutulong din sa'yo. No? Pero ngayon, meron akong psychiatrist ngayon kasi siya yung nagre-reseta sa akin ng gamot na pampakalma. Although, hindi ko laging iniinom yung gamot na yon pag hindi lang ako makatulog kasi hindi, meron akong something na insomnia minsan. Pag nakakainom ako ng kape, hindi na ako inom ng kape. Yung sometimes tulog ko kagabi, nakatulog ako kahit hindi ako nag-inom ng gamot. Minsan ganun eh, kahit hindi ako inom ng gamot, nakakatulog ako eh, most of the time. Kaya yung gamot na hiningi ko like 4 months ago, hindi ko nauubos eh, meron pa rin ako eh. Kasi hindi ko siya iniinom, gusto ko lang meron ako sa bag ko. Ganun ko siya minamanage yung ano ko. Tapos, sabi rin ni Dr. Abbas na pray, no? Malaki may tutulong ng prayers na
may problema ka or may gumugulo sa isip mo, you give it to Jesus. Kasi pag in-release mo kay Jesus yung problems mo, wala na eh, no? Na parang nag-fizzle out yung problems mo. Parang, oh Lord, ikaw na ang bahala dyan. Ito na sa'yo, ha? O ikaw na ang ano sa akin, ang bahala sa buhay ko. Ganun ang ginagawa ko. Kaya ayoko na magpaka-stress. Yung buhay ko parang ano na eh, parang gamble na. Kasi sa totoo mo naman, di ba? Ang buhay natin parang sugal. Hindi mo alam kung matatalo ka o mananalo ka. Parang sa love life din yan. May love life. Parang sa love life din, hindi mo malalaman kung mananalo ka, matatalo ka rito. Sige, susugal na ako, ganun. Ito, walang kasamang pera to pag susugal ka, di ba? Kahit sa buhay, yung pakipaglaban mo sa buhay. Ano ba, lalabas ka lang ng bahay, sugal na yan eh. O, lalabas ako ng bahay, susugal ka. Ano ba yan? Makakagat ka ba ng aso? O okay ka ba? Dalawa lang klase yun eh. Talo or panalo. So, sa laban ng buhay, lagi pray tayo. Kasi dalawa lang lagi yan eh, ang mangyayari sa'yo. So, magpa-pray tayo. Okay? Di ba, laging sugal din. Hindi, isipin nyo. Di ba? Sa trabaho. Maghaharap ng trabaho. Oh, susugal ka rin eh. Try ko nga to. Oh, ay, hindi ako nanalo. Oh, di wala. Oh, ito namang isang trabaho. Try ko nga. Uy, nanalo ako. Oh, ang laki ng sweldo ko, panalo ako. Oh, di ba? Oh, halimbawa, yung bibili ko ng pagkain sa labas. Di ba? Anong pandemic? Teka muna, baka may pagkain dito. Oops! Sarado yung restaurant. Talo ka, sarado. Hindi ka makakakain. Pero pag may bukas na restaurant, oy, bukas! Panalo ka. Kahit di ba sa buhay din, no, yung pag may katulong ka, oy, panalo ka. Ang galing ng katulong mo. Pag ano, ayun, talo. Ganun. Naintindihan niyo ba? Kaya nga sa labi. Oy, yung boyfriend ko, ang bait. Tapos, ay, talo tayo dito. Parang gano'n. Yun ang gano'n ang buhay. Parang sugal. Kaya hindi tayo dapat matakot. Yung ginagawa mong sugal ang buhay. Oo. Kasi nga, sugal ang buhay eh. Sugal talaga. Kaya ibibigay mo kay Jesus lahat yung mga ano mo, gaya ng sa ano, yung itong sa community pantry. Parang sugal din yan eh. Meron kayong pagkain sa community pantry. Oops! Uy, ang sarap ng pagkain sa community pantry. O, nagpanalo ka, di ba? Pero pag punta mo, ay, di mo ng pagkain, talo. Ganun. Ganun ang buhay eh. Wala tayong, hindi natin mababago, di ba? Ganun eh. Kaya ang importante lang doon, ilapit natin kay Jesus lahat. Para hindi tayo ma-frustrate. Kasi pag talo tayo, na-frustrate ako. Kung talo, frustrated ako dito. Teka muna. Hindi ako natanggap dito. Frustrated ako. Ayun, pangit nun. Frustrated. Hindi. Ganun. Frustrated ako rin na. Para hindi tayo ma-frustrate. Oh. Jesus, isipin mo. Jesus, bakit ganito? Bakit hindi ko naging ganun? Bakit hindi naging ganun? Ipapaisip sa'yo. Kasi may mas maganda akong plano sa'yo. O, di ba, kagaya nung ano, sa school ako, nung nag-apply ako sa isang school na hindi ako natanggap. Parang sugal din yun eh. Nag-try ako eh. Ay, hindi ako natanggap. Talo. Pero, sa ibang school pala, mananalo ako. Kasi mas maganda yung school na napasukan ko nung nag-second year ako. Di ba? Oh, may natutunan ba tayo? Kaya ganun din, ha? Pati sa mga doktor, ganun. Kaya, yung mga doktor nakakatulong sa tayo, sila sa atin, no? May mga doktor na mababait eh. Magpipray lang tayo yung talagang, Lord, ibigay mo naman ako sa doktor na mabait or kung sino naman ang karapat-dapat, ganon. Lahat ng aspeto ng buhay natin, isasangguni natin kay Jesus. Ako nga nakakalimutan ko kaya... Pag nasasabi ako sa iyo, oh, ano, nakakalimutan ko.
hindi ako holier than thou, hindi ako nagpapaka, hindi ako banal, mas banal ako sa inyo. Ganun, hindi, makasalanan din ako, pare-pareho tayong makasalanan dito. Nalilimutan ko rin mag-pray, nalilimutan ko rin mag, ano yung Bible, tamad din ako. Pare-pareho tayo. Ang pinagkaiba ngayon sa dati, alam na natin ang gagawin natin ngayon. Dati hindi natin alam ang gagawin natin. Ngayon alam na natin. Gagawin na natin. Yun ang pagkakaiba natin noon sa ngayon. Okay? Eh, 40 minutes na. Oh, sige na, thank you ah. Sana may natutunan kayo. Masyado tayong seryoso ngayon kasi hindi naman laging dapat puro joke-joke eh. Kasi madalang naman yun eh. Pero madalang din to. Pero may natutunan sa pag may natutunan din naman kayo doon, di ba? Di ba? Ma, sumagot ka. Ate, di ba? Oo, sasagot naman siya. Ate sa Mindanao. Ate sa Mindanao, parang adik ka na sa akin, ate ah. Sige, love you. Love you. Bye.